Alam mo ba, ang pangit ng asawa ni Alcina. Hindi ko nga alam kung bakit niya pinakasalan yun. Napakaganda at napakayaman ni Alcina, pero tingnan mo, nagpakasalan kahit kanino. Totoo nga yun, Miranda. Alam mo ba, kargador lang yung asawa ni Alcina. Hindi mo lang maibigay ng lalaki ang gusto ng kanyang asawa. Siya isang bagay para sa wala. Hindi ko alam kung ano nakikita ni Alcina sa lalaking yun. Hindi siya nararapat para kay Alcina. Hula ko, kumakapit lang yun kay Alcina dahil anak siya ng mayaman. Pilit na pinigilan ni Mauricio ang pag-iyak nang marinig niyang pinag-uusapan siya ng mga kapitbahay na sina Miranda at Mari. Naghatid lang naman siya ng isang sako ng bigas malapit sa kanilang kapitbahay nang narinig niya ang kanyang pangalan. Akala niya ay tinatawag siya ng kanyang mga kapitbahay, ngunit napatigil siya nang bigla niyang marinig ang kanilang usapan tungkol sa pagiging pangit niya at hindi karapat-dapat sa kanyang asawa. Agad na tumalikod si Mauricio para maglakad palayo, habang kinukusot ang kanyang mga mata para pigilan ang sarili sa pag-iyak. Si Mauricio ay isang napakasensitibo at emosyonal na tao, kaya madaling gamitin ang mga salita para saktan siya. Gusto ko ang pinakamahusay para sa aking asawa. Napaisip si Mauricio habang nakatitig sa lupa, habang naglalakad. Simula nang maging asawa niyang magandang si Alcina, hindi tumitigil sa pag-uusap ang mga tao sa paligid nila. Si Alcina ay malayo sa kanyang liga, kaya nagdududa ang mga tao kung gusto ni Alcina ang kasal o hindi. At ito ay labis na nakasakit kay Mauricio. Ngunit salamat sa kanyang asawa, naalis niya ang kanyang mga negatibong iniisip. Nang matapos ni Mauricio ang kanyang ginagawang pagdadala ng iba't ibang gamit at paghatid nito sa mga bahay-bahay, sa wakas ay bumalik si Mauricio sa kanyang bahay. Gaya ng nakagawian, pagdating ni Mauricio sa bahay ay sinalubong siya ng kanyang asawa na nakatayo sa kusina at naghuhugas ng pinggan. Hindi mapigilan ni Mauricio ang mapangiti habang papalapit sa magandang asawa at niyakap niya ito mula sa likuran. Nagulat si Alcina, pero nakilala niya agad kung sino iyon at tumalikod para yakapin pabalik. "Welcome home, mahal ko. Tara, kain na tayo. Nagluto ako ng kaldereta ngayon." Nahimik na tumango si Mauricio at sumunod sa asawa sa pagkainan. Habang kumakain sila, walang isip na nagkukwento si Alcina tungkol sa naging takbo ng kanyang araw nang mapansin niyang naging tahimik ang asawa. "At kaya, sinabi ko sa sales lady, Mauricio, mahal, ayos ka lang?" Nag-aalalang tanong ni Alcina, sabay lapag ng kutsara sa plato niya at hinawakan ang kamay ng asawa. Nawala sa pag-iisip si Mauricio at tumingin sa asawa. "Oo, mahal ko, huwag kang mag-alala. Isang mahirap na araw lang ngayon." Agad na kumunot ang noo ni Alcina nang mapagtanto niya kung bakit nagkakaganyan ang asawa. May nasabi na naman bang masama yung mga kapitbahay natin? Nataranta si Mauricio at nalaman agad ni Alcina na tama siya. Dahil dito, natahimik si Mauricio at agad na tumayo si Alcina para yakapin ng asawa. "Mahal ko, huwag mo silang pakinggan. Hindi nila alam kung ano ang kanilang pinag-uusapan. Napakagwapo mo at mabait na lalaki. Kaya ako na in love sa'yo at pinakasalan kita. At hindi ko ikinahihiya na asawa kita. Hindi ko ikinahihiya ang trabaho mo ay pagiging cargador. Dahil yan ay isang marangal na trabaho. At nagsusumikap ka para maibigay mga bagay na gusto ko at mahal kita para dyan. At bukod pa rito, kailangan nating maghintay ng matyaga upang magtagumpay ang iyong negosyo. Alam kong magtatagumpay ito dahil sasamahan kita sa bawat hakbang. Ibinibigay ko sa iyo ang aking buong suporta dahil alam kong kaya mo to, mahal ko. Palang araw, ipapakita natin sa mga masasamang kapitbahay na yon na ikaw ang pinaka-the best na tao sa buong mundo. Pangako, mahal ko. At mas magsusumikap din ako sa aking trabaho para balang araw,
mararanasan natin kung ano ang pakiramdam ng buhay sa paraiso. Dahil dito, napangiti si Mauricio. Talagang mahal niya ang kanyang asawa at mahal din siya ng kanyang asawa. Salamat, mahal ko. Walang anuman, Mauri. Tara na, tapusin mo ng pagkain mo para makapaghugas na ako ng pinggan at makasama ka sa kama. Ang ating mga trabaho ay nagsisimula ng maaga at kailangan natin ay 8 hanggang 10 oras ng pagtulog upang gumana ng mahusay. Tumango si Mauricio at tahimik na kumain ng dalawa habang payapang pinag-uusapan ang kanilang buhay. Kinabukasan, maagang pumasok sa trabaho si Mauricio. Pinagmasdan ni Alcina sa bintana ng kanilang bahay ang kanyang asawa hanggang sa sumakay si Mauricio sa kanyang tricycle. Pagkaalis na pagkaalis ni Mauricio, ay agad na bumangon si Alcina para maghanda. Hindi para sa trabaho. Hindi binanggit ni Alcina, pero wala siyang trabaho para sa araw na iyon. Pero may importanteng pupuntahan siya kung kaya kailangan niyang maghanda. Nang matapos siya, tiningnan ni Alcina ang sarili sa salamin at nagpa siya na maganda na siya sa kanyang suot na sundress at sunglasses. At pagkatapos ay lumabas na siya ng bahay kasama ang kanyang alagang pusa. Sa wakas ay nakarating na si Alcina sa opisina ng barangay at hinubad niya ang kanyang salaming pang-araw habang nakatingin sa mga taong naroroon. Nang makita niya ang 2 particular na tao, agad niyang pinindilatan ang mga ito. Ang nakakainis niyang mga kapitbahay, sina Miranda at Mari. Ang 2 chismosang babae na panay ang pagchichismis at pagpupuna sa buhay niya at sa asawa niya. Dinala ni Alcina ang pusa niya at naglakad malapit sa 2 habang nakaupo sa bakanting upuan sa tabi nila. Ang maliit na gusali malapit sa tanggapan ng barangay ay kung saan karaniwang nangyayari ang mga kaganapan. At ngayon, may event sila tungkol sa libreng pagbabakuna. Pitbit ni Miranda ang kanyang alagang aso habang si Mari ay naroon lang para makipag-chismis sa kanyang matalik na kaibigan. Nang maupo si Alcina sa tabi ng 2, ay agad na napatingin sa kanyang 2 at kuminang ang mga mata. Alcina, good morning! Bati ni Mari at inilabas ni Alcina ang kanyang sunglasses para matakpan ang masakit na pagtingin na pinapadala niya sa 2 bago siya sumagot. Hello, Miranda, Mari. Good morning din. Sabi ni Alcina na walang tono sa boses niya na para bang wala siyang emosyon. Gayunpaman, mali ang naisip ni na Miranda at Mari at pareho silang napabuntong hininga. Alcina, inaabuso ko ba ng asawa mo? Inakusahan ni Miranda at naiwang tulala si Alcina. Ano? Hindi ka man lang makakasagot sa amin ng mabilis. Sabihin mo sa amin, inaabuso ka ba ng kaawa-awang asawa mo? Kaya ba nandito ka? Nandito ka para isumbong siya? Sabi ko na nga be, napakasama talaga niyang tao. Mari, tulungan natin si Alcina na isumbong yung asawa niya. Teka, anong pinagsasasabi mo? Mabilis si Alcina habang pinipigilan ang 2 sa pagkaladkad sa kanya. Hindi ka na masayahin tulad ng dati. Hula ko. May ginagawa sa iyo ang asawa mo. Grabe, pinagsasamantalahan ka? Nagulat si Alcina sa mga akusasyon nila. Hinawakan ni Mari ang kamay ni Alcina para kaladkarin papunta sa opisina ng barangay. Ngunit mabilis na bumitaw si Alcina habang hawak niya ng mahigpit ang pusa habang naglalakad palayo. Excuse me? How dare you na akusahan ang asawa ko ng mga ganyan? Huwag mo siyang husgahan ng ganyan. Defensive na sigaw ni Alcina at nagsimulang magtinginan ang mga tao sa kanila. Umubo ng kinakabahan si Mari habang iginiya si Alcina sa pagkakaupo. Ikinalulungkot namin at humihingi kami ng paumanhin. Hindi namin sinasadya. Gusto lang namin ang best para sa iyo, kaibigan. Sabi ni Mari habang nakatingin kay Alcina na may nag-aalalang tingin sa mga mata. Oo, tama si Mari. Hindi ka dapat ang asawa mo. Tiyak na umaasa siya sa iyo at ginagamit niya para sa pera. Maniwala ka sa amin. Hindi siya mabuting tao, kaya hiwalayin mo na siya. Higit 1 taon na kayong kasal, di ba? Maaari kang mag-file para sa 1 diborsyo ngayon.
malinaw na ginagamit ka niya para sa iyong pera. Malamang, hindi man lamang siya nagtatrabaho bilang kargador at ginagamit niya ang pera mo pambili ng mga babae o magsugal. Sa puntong ito, nagngangalit na si Alcina sa galit. Halos namumula ang mukha ni Alcina habang pinipigilan ang sarili sa pagsigaw. Walang sabi-sabi, tumayo si Alcina at dinala ang pusa niya. Pumunta ako dito para i-avail ang libreng bakuna para sa pinakamamahal kong pusa. Hindi ako nandito para makinig sa kalokohan yung dalawa. Handa akong magbayad para sa isang veterinaryo kung ang ibig sabihin nito ay wala akong kailangan marinig mula sa inyong dalawa. Alam ni Alcina na kinakausap niya ang dalawa pagkatapos niyang tumayo, pero lumayo siya at nagkunwaring wala ang boses nila. Nag-aapoy siya sa galit dahil sa mga akusasyon nila sa kanyang kawawang asawa na masigasig at taimtim na gumagawa ng kanyang trabaho. Nang makabalik si Alcina, nagulat siya nang makita niya ang asawa sa kusina na nagluluto. Tinignan niya ang kanyang wristwatch at nakitang masyadong maaga at dapat ay nasa trabaho pa ang kanyang asawa ngayon. Curious na lumapit si Alcina sa asawa at kumatok siya sa mesa para ipaalam sa asawa na naroon siya. Hindi na niya kayang surpresahin ang asawa. Nagluluto si Mauricio at ayaw ni Alcina na maaksidente siya. Nang marinig ang katok, ay mabilis na tumalikod si Mauricio para harapin ang kanyang magandang asawa. Napabalikwas ang noon ni Alicia nang makita ang malapad na ngiti ng asawa. Agad na pinuntahan ni Alcina ang asawa. Hello, kumusta ka na? At bakit ang siyesaya mo? Bahagyang napahagigik si Alcina. Hulaan mo. Sandaling nag-isip si Alcina bago siya sumagot. Kinuhanan mo ba ako ng ikalawang pusa? Tumawa si Mauricio at pinitik ang noo ng asawa. Hindi. Pero isang araw, magkakaroon tayo ng pitong pusa. Pinapangako ko yan sa iyo, mahal ko. Pinainit nito ang puso ni Alcina. Okay. Pero ano naman ang rason na nakita kong halos abot langit ang ngiti? Natahimik sandali si Mauricio bago siya sumagot. Tanggal na ako sa trabaho. Saglit na natigilan si Alcina bago siya tumawa nang hindi mapigilan. Kakaiba ka talaga! Natanggal ka sa trabaho mo tapos kumingiti ka dyan? Sabi ni Alcina habang tumatawa. Natawa naman din si Mauricio dahil dito. Ang weird mo din. Bakit ka tumatawa? At nagtawanan ang dalawa. Ngunit makalipas ang ilang oras, huminto ang tawanan at yumakap si Alcina sa asawa. Okay lang na natanggal ka. I'm sure, makakahanap ka ng ibang trabaho. Nagtitiwala ako sa iyo. Sabi ni Alcina, bago niyakap ang asawa at agad namang niyakap ni Mauricio pabalik. Hindi mo ako pinatapos. Dahil dito, na-curious si Alcina at nagpa siyang tingnan ang kanyang asawa. Bakit? May gusto ka pa bang sabihin? Oo. Sa totoo lang, hindi naman ako natanggal. Kusang umalis ako. Nagulat si Alcina at nag-isip agad siya ng negatibo. Hindi ka umalis dahil kinukulit ka ng mga tao tungkol sa trabaho mo, di ba? Nag-aalala lang sabi ni Alcina at tumawa si Mauricio. Siyempre hindi. Dahil malapit na tayong yumaman. At maibibigay ko na sa iyo ang paraiso na nararapat sa iyo. Sabi ni Mauricio bago niya hinalikan ang pisngi ng asawa. Ano? Anong ibig sabihin niyan? Tanong ni Alcina habang nakatitig ng malalim sa mga mata ng asawa. Tandaan mo ang aking trabaho? Nalaman nito ng boss ko. At nagpasya siyang mamuhunan dito. At nirekomend pa niya ako sa mga kaibigan niya at lahat sila nag-invest sa business ko. Magtatagumpay tayo, mahal ko. Agad na nagningning ang mga mata ni Alcina at halos pinagsak niya ang sarili sa ibabaw ng asawa. Sobrang saya ko para sa iyo. Tuwang-tuwa si Alcina habang mahigpit na niyakap ang asawa. Ito ay nangyayari na at salamat sa iyo, sabi ni Mauricio at agad siyang nilingon ni Alcina. Ako? Wala akong ginawa. Ito ay bunga ng pagsisikap mo.
Hindi. May ginawa ka. Ikaw ang naging suporta na kailangan ko at pinaramdam mo sa akin na mahal mo ako noong pababa ako. Kaya nagawa kong ituloy ito. Pareho tayong nagsumika para dito. At ipinagmamalaki kong tawagin kitang asawa. Sabi ni Mauricio. Hinawakan ni Alcina ang pisingin ng asawa at idinikit ang noo sa noo ng asawa. Natutuwa akong tawagin din kitang asawa. Makalipas ang ilang buwan, naglakad-lakad si Alcina sa dalampasigan na may hawak na baso ng champagne. Habang naglalakad, kasama niya ang pitong kaibig-ibig na pusa. Nakalimutan ko bang banggitin? Pagmamay-ari ni Don Mauricio ang beach na yon. Kasama ang kanyang asawa na si Doña Alcina. Ilang buwan lang ang lumipas, ngunit naging matagumpay ang trabaho ni Mauricio na kaya niyang bilhin ang isang buong isla para sa kanyang asawa. Lumapit si Alcina sa asawa at hinalikan ito sa pisingin. Hello, my love. Ang ganda ng panahon ngayon, no? Sabi ni Alcina habang katabi ang asawa sa puting buhangin. Oo. At natutuwa akong makita ko ang tanawing ito kasama mo at ng ating pitong anak. Sabi ni Mauricio habang sinenya sana ang pitong pusang nakapalibot sa kanila. Napabuntong hininga ang dalawa habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Sa wakas, sila ay naging matagumpay. Nakaya nilang dumaan sa mga hamon at ngayon ay naklabas na rin sila sa kapitbahayan na hinahamak silang dalawa. Dahil sa kanilang pagsusumikap at pagmamahal at suporta sa isa't isa, nabubuhay sila ngayon sa paraiso na karapat-dapat sa kanilang dalawa.